Hi everyone, it's Angel Luxin again, your favorite Kapamilya star actress. Chatting lang. So, hello everyone, it's Roha and welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking everyday vlog. Hiningal ako. So, ayun nga, mag-subscribe ka na please dahil sabi nung mister ko kahapon, nag-uusap kami kagabi, last night. Sabi ko, hindi mo naman ako tinutulungan sa career ko. Wow, career? Parang may career na si ate girl ang yabang. So, char lang. So, sabi niya, hindi ko na kailangang tumulong sa vlog mo kasi may, alam ko naman yung kakayahan mo. Wow! So, ayun, diba? Nakakatuwa. Sabi niya, sige, para ma-inspired ka na lang at lalo mong i-push yan. Sabi niya, yes, kapag naka 8,000 subscriber, guys, papayagan na kita umuwi sa Pinas. Actually, papayagan. Yes, sabi niya, uuwi ka na sa Pinas kapag naka 8,000 subscriber ka. Sagot ko lang at ng plane ticket mo. Hindi ka na magtatrabaho dito sa Dubai. So, ayun, na-inspired ako ulit gumawa ng video ngayon kahit tamad na tamad ako. Kasi gusto ko na talaga umuwi for good. And doon na lang ako kasi. Vish, ang daming drama dito. Kala mo ba? Anong feeling nyo? Porkit nandito kami sa Dubai is mayaman kami. Ano akala nyo, porkit nandito kami is nakatira kami sa condominium worth 50,000 monthly? Alam mo mga taga-Dubay ang katotohanan. hindi ganun kagaya ng iniisip nyo nung bata ako. Sabi ko, pag nakapag-abroad ako, is yaman na ako. Pero besh, it's not easy bro, it's not easy. Kailangan mo talaga ng tiyaga, ng pasensya, ng love life. Charot, dahil maraming tukso dito. Pero huwag kang magpatukso dahil pag nagpatukso ka, ikaw rin ang kawawa, besh. I'm telling you. Sa totoo lang, nakatatlong take na ako pero wala akong mapili talaga sa mga video na ginawa ko. And uhaw na uhaw ako, ang pangit ng boses ko. Alam mo yung parang kumanta ako ng mga kantang pang ages. So, paano ba uminom ng tubig ng mayayaman? Papakita ko sa inyo kung paano uminom ng tubig ng mayayaman. Pagbukas nila yung ganyan. Siyempre, gracefully dapat. Titingnan mo muna expiration date sa ilalim. 2020 pa, pwede pa to. Sasaluhin mo dahil sayang, wala tayong pera. Yaman-yamanan lang, besh. Muntik na akong ma-choke. Pero kailangan mong pigilan dahil nakakahiya sa mga nakatingin sa'yo at sa mga katabi mo. So, napigilan ko. Success. Tatakpan ko na ulit. Sisipatin mo muna dahil kita ang bakas ng mga lipstick. Dumikit pa rin. Ano ba yung pinagsasabi ko? So, ayun na. Let's go straight to the point. As in, point F. So, ayun, for today's video is pag-uusapan natin. So, let's go straight to the point. Point, as in F. Let's go straight to the point. Yung video na ito is about sa pagpapaputi. Yes, whitening. Ayan. So, story time lang tayo kasi hindi ako maglalabas ng mga pampaputi or something. Dahil yung gamit ko naman talaga ngayon is sasabihin ko sa huli kung ano talaga yung gamit ko ngayon na sabon. Soap lang and lotion. Hindi ako masyado sa mga products na cosmetic sa skin. Pero sa mukha talaga, fan ako ng mga makeup. Alam niyo yan. So, story time lang tayo. And before that, disclaimer lang, hindi ako professional. Hindi rin ako doktor. Doktor sa pag-ibig, charo. So, ayun, kaya yung mga bagay na hiyang ko, maaaring hindi nyo hiyang. Parang sa pag-ibig lang yan. Wow, huwag na tayong humugot. So, ayun nga. Nung bata kasi ako, story time lang to ha. And then, sasabihin ko sa inyo yung mga product na nasubukan ko and yung mga ginamit ko. So, nung bata ako, is hindi talaga ako maputi. Yan, pa-humble. And, pero sabi nila, maputi daw ako. Pero, syempre sinasabi lang nila yun para pag umuwi yung tatay ko, may chocolate sila. Syempre, ang ganda naman ng anak mo. Sasabihin yan sa mama ko, ang ganda ng anak mo talaga na. Kamukha mo. Pero, pagdali ko niyan, ganyan.
Alam niyo yung mga ganap na ganun, siguro naranasan niyo rin yan sa buhay niyo, yung mga plastic. So, ayan na sinabi ko na ha. Magpakatotoo lang tayo dito. So, nung bata kasi ako ganyan, very special ako, special child. Grabe, grabe si ate sa special child. So, ayun kasi love na love ako. Wow. Nagbuhat talaga ng bangko. So, ayun nga. Pero sabi ko nga, hindi naman talaga ako maputi. And naging conscious lang ako sa pagpaputi nung nag-grade 6 ako, I think. Grade 6 or first year high school, ganyan. Nagsimula na akong umarte-arte. Naalala ko pa yung pants na compact powder, yung walang salamin. Yun yung una kong binili talaga. Kapag hindi ako nabili ng mama ko noon, naku, galit na galit ako. Bakit din yung ako binila ng ganyan? Alam niyo naman yun yung powder ko sa mukha. Kung hindi ko lang gumakakita ko ng picture, i-insert ko. Pero kung hindi, yung pants na compact powder siya. And nag-try din ako ng skin white cream. Alam niyo yun, yung parang ganito din. Katulad sa Yoko. Ganito. Na pinapahid. Kasi may classmate ako na sobrang puti. And parang naiingit ako na, wow, ang puti naman niya. Sana ganyan din ako kaputi. Then second year, third year, nag fourth year high school ako. Ayun na, nag college lalo. Nag-try ako ng Vaniderm, naglutathione. Pero sa Manila lang kasi siya nabibili, wala nun sa Bataan. Sa Manila lang siya in-order, 147. And yung shipping fee is 155. So mas mahal pa yung shipping fee. Kaya itinigil ko ng kalokohan na yun. And nag-try na lang ako ng Skin White Classic, yung kulay pink and blue. And nag-belo din ako. Yan, na-try ko rin yung belo, yung pink and blue din. And Silka, na-try ko rin yan. Siguro mga third year high school ako. Ang tagal na niyan, pambansang sabon ng Pinas yan. Whitening soap, pambansang whitening soap. And ano pa ba? Nag-try din ako nun sa front row na glutathione. Maganda yun actually, kaso ang sakit sa balat. Yung binababad mo siya din, mag-re-rinse ka na magbabanlo ka ng cold water. Na-try ko rin yun. And ang sakit niya sa balat. So, hininto ko dahil very dry yung skin ko doon. And so, nag-stick na lang ako sa Safeguard Papaya Soap. Yes, Safeguard Papaya Soap. And nakita ko na maganda yung balat ko. Siguro nung 4th year high school ako noon. Sabi ko, parang ang ganda ng balat ko. Or dahil sa dami na lang din siguro ng ginagamit ko or na-try ko. Nagkalaman si din ako sa mga siko-siko. Kasi yung siko ko maitim. Although fair na yung complexion ko. Pero yung siko ko is, ang pangit niya, vesh. And yung tuhod ko, ganun din. One time nga, alam ko, nag-email pa ako nun sa papa ko or Skype. Uso na ba yung Skype nun? Third year ako. Ah, grabe, parang ang tanda ko naman na. So, ayun, nag-email kami or Skype siguro. Nag-message ako na po, binamon man ako ng pampaputi sa mga singit-singit, ganyan. Pero, ayun nga, in times, dumating naman din yung time na parang nasabi ko na, okay, stop na dahil okay naman na yung kutis ko. Hindi ko na kailangan mag-demand pa. Alam mo, content na, excuse, ladigay ako. Sorry. So, hindi ko na kailangan mag-demand. Siguro okay na ito, makontento na ako. And ayun na, nagamit din ako ng glue pa. Ayan, Vaniderm, Skin White, Belo, Silka, RDL. RLDR. Sakit, fish. And yung, ano pa ba? Marami akong tinaray actually. Yung Kojic. Naggamit din ako niyan, Kojic. Kasi yung kapatid ko, sabi niya itry ko daw yun dahil dun siya pumuti. Moreno kasi siya. And nagtry din ako ng Kojic, pero hindi ka pwede magpilad kapag naggagamit ka nun. Kasi acid nga, diba? Maano lang yung balat mo, magsusunog ka lang lalo, mangingitim ka lang lalo. Inuulit ko, hindi ako pro ha, baka mabash tayo. So, peace lang. And ayun na. Ayun na nga, nag-stick na ako sa papaya soap. Yung papaya soap na ginamit ko is, yung bukod sa skin, sa Silka, yung isa pang pambansang sabon ng Pilipinas na mas matanda pa sa akin. Likas Papaya. Yun, Likas Papaya yung gamit kong sabon. Hanggang ngayon. Pero hindi pa rin mamapantay yung balat ko.
Hindi pa rin naman pantay yung balat ko hanggang ngayon, pero nga, kontento na ako. So, kailangan lang naman is, you have to be contented. Tama ba yung English ko? So, ayun lang, ligas pa pa yung sabon ko ngayon, and nag-a-apply lang ako ng lotion pagkayari. So, minintayin ko lang yung ligas papaya and ganun na. Nag-try din pala ako nung Korea, yung iWipe Korea. Marami talaga akong na-try na sabon actually. Hindi ko alam kung nag-worth na lang din ba sila. Kung na-process na lang din ba yung pagkaputi ko. And then, nag-maintenance na lang ako ng ligas papaya or something. Hindi ako nakainom ng mga glutathione na pills. Ganun, hindi ko yung na-try. And big up lang. So, payo ko sa inyo kung magpapaputi kayo or gagamit kayo ng mga whitening product is make sure na hiyang muna ng balat nyo and make sure na kapit nyo kung para ba talaga sa inyo yung produkto na yun. Huhugot pa eh. And kung para sa inyo is give it a try siguro mga 7 days kasi usually naman yung effect is within 1 week nga. And ayun lang, makeup na lang ngayon. Actually, sobrang dami kong breakout ngayon dahil nag 3 days off ako and madami akong ginawa. Nagkaroon ako ng breakout dahil sa mga kagagawan ko. Sa mga walwal moments ko. Char lang. So, ayun. Itry nyo rin yung likas papaya din. I-maintain nyo na lang siya with lotion. Dami ko rin nagamit na lotion na whitening. Pero yun nga, diba sabi ko sa inyo at the end of this video is sasabihin ko sa inyo kung ano yung soap na gamit ko is ayun nga, ligas papaya. Then, minintayin ko lang siya, ayan na. Pero siguro magta-try pa rin ako ng mga iba-ibang sabon and gusto ko rin gumawa ng mga DIY. Yung Alpine Milk with Lemon or Calamansi, ganyan. Tingnan natin kung mas may puputi pa ba. So, ayun lang. That's all for this vlog. Sana may natutunan kayo sa kakimehan ng kaartihan ng lola nyo. Nang iniisipin ko lang talaga mag-vlog, siningit ko lang talaga ito sa schedule ko. Wow! Hindi, dahil nga, may pasok na ako bukas. And wala na naman ako tayo mag-vlog, guys. So, ayun lang. Kung gusto nyo rin i-try yung mga sabon na ginamit ko, ayun, mag-ingat lang kayo sa kotse dahil nakakasunog yan ang balat kapag nagbilad ka. So, for naman yung iba is nakakadry lang. So, mag-moisturizer na lang kayo or lotion. Pero yung ligtas papaya is, di naman nakakadry. Maintain ko lang siya. Sakto lang siya sa balat. Sakto lang siya. Ikaw lang sa fat na. Parang ganun lang yan. So, that's all for this vlog. And thank you so much for watching. And hindi ko alam kung ano talaga yung mga pinagsasabi ko ngayon, kung may kabuluhan ba. So, sana mag-subscribe kayo sa aking channel dahil kailangan ko maka 8,000 subscriber dahil sabi ng magaling kong mister, kapag naka 8,000 subscriber daw ako is papauwiin niya na ako sa Pinas. I'm so happy. Yun. Sabi niya, sige, pag nakakagabi last night, nag-usap kami. Kapag naka 8,000 kang subscriber, sige. Ako, nabibili ng ticket mo. Hindi ka na magtatrabaho. Umuwi ka na sa Pinas. Dahil miss na miss ko na rin talaga yung mga anak ko. So, please help me, guys. Drama. So, ayun lang. Thank you. Bye.